Complain po siya. May reklamo yung abogado yeah. kay SP Chis. Hindi magreklamo siya. Mm-hmm. Sir, ano particularly yung nirereklamo ng kampo ni Nones? Mm-hmm. Ano yung... Pinipilit ko rin umamin. Mm-hmm. Well, it's true that I ask point blank the question, meron ba kayong ginawa dun sa bata? Mm-hmm. Hinalay niyo ba yung bata? Mm-hmm. Sabi ko, I will not want you to the media. Just tell me the truth. Mm-hmm. Wala po pinagawang masama sa bata. Sabi ko, kaya ko rin gawin yan. Mm-hmm. Pero sir, doon sa initial communication nyo kina Ninya Mulak at saka kay Sandro, ito ba yung may mga... Yung dalawa? Parehon. Pareho. Mm-hmm. Parehong mga ginawang kalaswaan. Mm-hmm. Where's the affidavit? Mm-hmm. And sir, do you think naman yung GMA 7 hindi nagkulang... I don't think so. Because nung idinulog nila sa GMA 7, nung nireklamo nila yung dalawang independent contractors, agad-agad naman na inaksyonan ng GMA 7, they issued a preventive suspension order. Mm-hmm. So they're suspended from doing any shows sa GMA 7. Mm-hmm. Any related question? Okay. Raymond. So hanggang kailan magtatagal si Jojo Nones? Hanggat magsabi siya ng totoo. Mm-hmm. Hanggat sagutin niya yung mga tanong ng committee. So wala pang abiso, sir? Nahanda na siya magsalita next hearing? I don't know. Mm-hmm. So next Tuesday, sir, another hearing? Yes, I think Senator Robin is the chair scheduled another hearing on Tuesday. Mm-hmm. Sir, aside dito sa kay Sandro tsaka yung si Gerald, may mga additional pa kayong info na hindi lang sila, marami pang marami pa. This has been prevalent since the 90s. Pati hindi lang mga teenage boys. Uh-huh. Pati mga babae, meron din yan. So it is about time. Alam mo, to do something. For example ako. Mm-hmm. Pero hindi naman nangyari sa akin dahil hindi naman ako kasing ganda lalaki ng mga iba dyan. Aspiring actor ako. Mm. Bata. Mm. Gusto ko sumikat. Gusto ko magkaroon ng project. Mm-hmm. Tapos itong mga ito, sige, bigyan ka ng project. Mm-hmm. Kakast kita sa ganyan, ganyan. They're luring. Nilulure nila yung mga bagong artista. Okay. Siyempre, ako, gusto ko sumikat. Mm-hmm. Susunod ka lang. Susunod ako. Mm-hmm. Diba? Yun ang mga nangyayari ever since. That is why I want to put this into a stop. Mm-hmm. Tigilan na natin to. Kaya kailangan palakasin natin yung batas tungkol sa sexual harassment. Mm-hmm. So, sir, palakasin, ibig sabihin, yung penalty... Ay, hindi lamang yung penalty. Meron na... Ako na yung Facebook. Yung, mm-hmm. yung iPod ko. Anyway, ilalad ko lang sa inyo yung mga inputs ko sa mm-hmm. committee report. Ah, okay. So may identified na ano yung mga yes. ile-legislate nyo o amendahan yes. nyo na batas. May bagong batas kayo na isusulong o amendment lang doon sa existing law? Depende. Mm-hmm. Depende. Baka may bagong batas tayo i-introduce. Mm-hmm. Basta we are doing this in fairness to the Committee on Public Info and Mass Media, maglalabas tayo ng committee report at isusulong natin yung mga batas na dapat related dito sa issue na ito. Before Cecil, sir, the mere fact na may mga criticisms nga, ang impression hindi naging maganda yung pag-handle, do you think makukumbinsin nyo pa na freely umattend ang hearing yung mga victims sa Senate? I think so. Mm-hmm. Dahil hindi naman ganun yung kanilang pakiramdam. Hindi. Sabi ko nga, kaisa nila ako rito. Mm-hmm. Kakampi nila ako rito, hindi nila ako kalaban dito. Mm-hmm. I condemn all forms of sexual harassment, all forms of violence, etc., etc. And walang additional na mga taga-showbiz na gustong mag-testify na naging victim din? I heard yung sa TV5, nag-reach out na yata sa committee. I'm not sure. Mm-hmm. But inaction na kagad ang TV5. I think tinanggal na yata. Hindi, tinanggal. From the service yung
Nireklamo. Nireklamo. Mm-hmm. Okay, Cecil. Sir, two things. Yung panawagan natin sa mga biktima na hanggang ngayon ay tumatahimik for fear na, di ba, parang natatakot at nahihiya. And at the same time, yung warning doon sa mga perpetrators. Mm. Doon sa mga na biktima na, they can come out in the open and come here in the Senate, and I'm willing to give a helping hand to all of them. Hindi sila dapat mahiya. Hindi sila dapat mahiya. There's a warning, sir, sa mga nagkukumit pa rin despite itong mga ganito. Umanda na sila dahil magpapasa tayo ng panukalang batas, a stiffer penalty against them. Mm-hmm. Okay, no more relate. Okay, Camille. Sir, na-mention na merong pinasinghot na white. Thank you for bringing that up. No, that is one of my major concern. Mm-hmm. Base sa affidavit, may drugs involved. Okay. Mm-hmm. Allegedly, accordingly, kay Mr. Sandro Mulak, nag-abot si Jojo Nones ng 500 peso bill, mm-hmm, folded like a straw, mm-hmm, finold like a straw. Tapos binigay kay Sandro, tinanong ni Sandro, para saan po ito? Akala ni Sandro pambayad ng parking fee or whatever. Mm-hmm. Hindi, magagamit mo rin yan, sabi ni Jojo Nones. And after a while, itong Jojo Nones nag-pour ng white powdery substance sa table. Mm-hmm. Tapos meron yatang yung keycard sa hotel. Gawa ng binanong ganun. Parang pinapino yata yung powdery substance para maging smooth. And then, after which, pinasinghot ni Jojo Nones si Sandro. At umayaw si Sandro, hindi po ako nagda-drugs. Eh siguro, nag-wine na nag-wine, pinainom, mm-hmm, ng pinainom nung dalawang independent contractors. Nung dalasing. Siguro na hilo. Tumikim ngayon ito, pinatikim. Pinasinghot. Mm-hmm. I mean, sa isang butas lang daw ng ilong. So medyo na, I do not know what kind of drugs, mm-hmm, yung, but it appears, according to, based on my own investigation, it appears to be cocaine. Mm-hmm. Is there a possible additional case against them? Yes, mm-hmm, yes. Where did they get those drugs? Mm-hmm. And who supplied them those drugs? Natanong niyo sila, sir, about that? Hindi, tatanungin ko. Hindi, they keep on denying it. They keep on denying. Wala rin sila masamang ginawa. Niiyak pa. Kaya din namin yun. Na umiyak. Oo. Kaliwa o kanan. May follow-up ka ba, Camille? Okay na. Okay, no more. Other issue na tayo. Sir?